And now let's meet the starters. First, for the Creamline Cool Smasher, the Heart. Starters for now, the starters for the Signal HD Spikers. For Signal. Well, definitely after that. Fans here inside the Phil Sports Arena enjoying this thriller of a match between Xers and the Creamline Cool Smashers. Starting to look real packed here on your PVLs as we're seeing fans with placards saying Erica Staunton. Of course, the Good Vibes crew always present here wearing their pink shirts. We got the Cool Smashers versus. Big smiles here as match is about to begin, and we're going to be having our call outs. Earlier, she told me that with her debut, her facials, foot trips, and church. Today, let's see how this chemistry. Back row attack with that wind up. She gave it her all. Talaga tong si MJ Perez is on a mission today. You know, that's the kind of set she wants. Just look at that. Perfect height. And yung Leons now showing off her defense. Staunton with a cross. We talked about that hit over and over during the stay of Erica Staunton, and she continues to master it here in the Invitational Conference. Imagine she sees MJ Perez. Let's go, let's go. We're getting 1 point now, let's go. Hey, all in, Creamline! Sailed out, and MJ Perez will set point. I know if you listened, I've also had my fair share of experience with having Coach Shaq as a coach. This is what the first set looked like, Mela. Lamang sa atake at lamang sa blockings itong Signal HD Spikers, but they can't seem to play to their advantage today because talaga naka-counter ng Cool Smashers yung kanilang strengths. As we saw another Erica Staunton attack. Just look at that. No touch of the blockers. The save. MJ Perez. Hindi sinayang ang save ni Don Makandili Katindig. Look at the luxury of having that duo, Katindig and Kayuna. Don working hard to get that ball, and Kayuna talagang important to give the same quality. Perez lang yun. Riri Meneses, MV Pods combination play. On the hands. Basas. Still, Michelle Gumabaw. Gumabaw's actually one of those players. Ready for the attack. I mean, good first ball on that tough serve. Ces Molina has been consistent. Doing damage for Signal. This is her 7th point. This is the best response. Look at Ces Molina in transition. Nagtago muna sa likod ni Doria. Bonds with the defense. Staunton again. And it's the old reliable cut shot, but nag-enjoy ka na, nanalo ka pa. I-click lamang ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code na DROPBALL. Piliin ang sport option para sa nag-uumapaw na 6,000 pesos bonus sa inyong unang cash deposit. Siyempre, ngayon muna, nagpapasalamat kami sa team. Siyempre, kay Lord na natapos yung game ngayon ng maganda, malinis, and maayos, maaga natapos. So, ngayon, kailangan lang namin pahinga muna, makarecover talaga. Kasi nga, tomorrow, importante talaga. And walang time para makapag-prepare. So, yun, recovery lang. Tapos, kanya-kanya naman po kami nag-scout. And hintay namin, papanoorin namin yung game na to. Kung sino po yung mga kalaban. And coach, yung paglaro po kayo? Siyempre, number one, yung rest ng mga players na dagdagan. Medyo dikit-dikit talaga yung game. So, thankful kami at nakuha namin yung panalo before maglaro kami bukas. Siyempre, yung laban talaga bukas pa mangyayari. So, sana maging maganda yung gising namin.
Gemma, welcome back. Ano lang din yung feeling na yun, kakabalik mo lang tas player of the game agad. Kamusta yung mga naging adjustments mo pagbalik mo dito sa team? Syempre happy po na nakabalik ulit sa Creamline. Yung adjustment naman po, siguro hindi naman na sobrang mag-a-adjust kasi palagi naman namin pong ginagawa yung trainings namin. Yung sistema naman po hindi na bago. So, Siyempre, ngayon muna, nagpapasalamat kami sa team. Siyempre, kay Lord na natapos yung game ngayon ng maganda, mabinis, and maayos. At maaga natapos. So, ngayon, kailangan lang namin magpahinga muna, makarecover talaga. Kasi nga, tomorrow, importante talaga. And walang time para makaprepare. So, yun, recovery lang. Tapos, kanya-kanya naman po kami yung next scout. And hintay namin, papanoorin namin yung game na to. Siguro kapag kailangan ni coach, kailangan ready and ready buong physically, yung mentally ready ako and yung lahat ng mga natutunan ko po sa ALAS i-apply ko po and tuwala naman po ako sa kay coach, syempre tuwala po kay coach kasi yung sistema nga niya hindi naman po yun nababago eh. I mean for ilang years yun na po yun. So, for sure, hindi naman po para mag-adjust talaga lahat kung meron man hong mawala. So, yun, yeah, and yung mga natira naman po, magagaling na atleta naman na po sila. Alam mo yun, sa kanya-kanyang school, sila po ang nagdadala. So, hindi naman talaga parang, alam mo yun, mag-training ng sobra-sobra. Kailangan lang talaga mas magkaroon lang ng connection, which is nagawa naman nila nung nawala po kami. Siyempre, happy po na nakabalik ulit sa Creamline. And yung adjustment naman po, siguro hindi naman na sobrang mag-a-adjust kasi palagi naman namin po ginagawa yung training sa amin. Yung sistema naman po hindi na bago. So, So, wala pa kami ng lead yan. So, pali, makabalik sila. Pero, kasi bukas na yung game eh. So, definitely out talaga sila for tomorrow. Pero mga healthy na sila. Hindi naman yung pinakamagandang nangyari din sa amin. Syempre number one, yung rest ng mga players na naglagan. Syempre tigit-tigit talaga yung games. So, thankful kami at nakuha namin panalo before yung laro kami bukas. Syempre yung laban talaga bukas pa ang nangyayari. So, sana maging maganda yung easy namin. Decision padali naman. As long na release naman sila. So, thank you sa akin. Di ba na-release sila niya ba? Yung mga tingalas. Nakalago sila. So, pero yung laking tulong sa akin.